Halos 5 milyong tourist arrival sa bansa ang target ng Department of Tourism ngayon pong taon. Ang bilang na yan, malaking tulong para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Naku, Connie, yung revenge travel at revenge spending ay talagang totoo yata dahil nakikita nyo sa aking likuran napakaraming mga tao dito sa Travel Tour Expo 2023 sa SMX. At Connie, sa ngayon nga ay pinangunahan ng top tourism officials at diplomatic corps ang pagbubukas ng 30th Travel Tour Expo 2023 na inorganisa ng PTAA o Philippine Travel Agencies Association Incorporated. Sa tatlong araw na event, nasa 80 to 100,000 na foot traffic ang inaasahan dito sa SMX Convention Center Manila, kung saan may 300 exhibitors at 700 booths ang matutunghayan para sa exciting travel deals and packages for both local and international destinations. Malayong malayo ito, Connie, sa nagpunta sa Expo noong 2021 na kasagsagan ng pandemya na nasa higit 3,000 lamang ayon sa kaya PTAA Chairperson Michelle Taylan. Sabi naman ni Yusek Mayra Paz Abubakar ng DOT, kung noong isang taon higit 2.6 million tourists ang bumisita sa bansa sa taong ito, ang target ay 4.8 million na turista na dumating sa bansa, kaya tiyak na makakadagdag daw ito sa pag-angat na ekonomiya. Nagbigay rin ng video message na Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco pati na si Pangulong Bongbong Marcos na umaasang magiging matagumpay ang Travel Tour Expo. Kasama sa mga nag-exhibit dito ang mga travel agencies, hotels, resorts, local tourism offices, embassy, syempre yung mga airlines, cruise liners, travel insurance companies, theme park, at tour operators. Para dagdagan pa ang excitement ng event, may mga TV and movie personalities na darating gaya ng Kapuso na si Gabby Garcia, mga aktor na sina Inigo Pascual, Raver Cruz, at K-pop all-female group G22. Sa mga pupunta rito, Connie, mayroong pong entrance fee na 70 pesos pero 50 pesos lamang po yan sa ating mga senior citizens. At Connie, dun sa mga nagtatanong magkano ba yung mga tour packages dito, no, sa mga local destination gaya sa Boracay, ang nakita natin ay meron silang as low as 12,000 na all in na yon. Ibig sabihin may airfare, may hotel, at yung iba may mga tour pa. Doon naman sa mga international destinations, patok na patok yung Japan, Taiwan, Korea, may mga nakita tayong mga ticket prices, no, na papuntang Los Angeles sa Amerika na $600. Balikan na yan, sa Australia ay $400. So maraming pwedeng mabili dito. Punta lamang tayo dito sa SMX Convention Center. Tatlong araw po ito. At mula nga rito, Ian Cruz nag-uulat para sa Balitang Hali. Maraming salamat, Ian Cruz.